si Richard ay binabash. Kasi nanay, nag-post siya. At sinabihan siyang gago. Kaya binalikan ni Richard, sinabihan din niyang gago. Oo, si Sandro Mulak ay nag-file na ng cyber libel sa NBI. Ito yung mga nagsulat, pinag niya. Di ba tayo kasama dyan, kuya? Ay. Di ba pumunta rin si Carlos Yuno doon sa GMA? Napapicture din ba siya doon sa mga artista? Congratulations. Yes. Sa Biniverse, sana ay ang ating mga paa ay nananatili sa lupa, nakatapak. Sikat na sikat si Stella, no? Oo, kasi parang kinu-question ang kanyang pagkalalaki. Hanggang ngayon? Oo, hanggang bukas yan. Ha? Ayaw tumigil? Muna si Brenda, inon mo, tsaka mo siya pinahandaran. Uy, wala. Sinound effect ko lang yung bangko. Ano nga ba yung Brenda? Wala, diba? O, mamatay. Wala, kaya. Sampaling kita, walang amoy yan, Brenda. Hello, mga kaabit. Ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Ito naman po si Papa O, si Ozzy Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi niyong inihirit sa amin. It's Chico na! Dali! Ako ha, ang sigla na ni Mrena. Ang tanong ng mga fans, bakit ka raw nawala lately? Yes! Hindi ko yan nagpahinga ako, nagkasakit. Nagkasakit ka? Oo, after ng fiesta namin, kuya, pagod-pagod. Mukhang may sakit siya, halata sa lipstick niya eh. Akala ko sa ano, boses niya, Nay. Boses niya? Oo. Ay, antari, naka-Dior siya. Tinanggal niya yung ano, yung INI sa umpisa ng Dior. Ha? INI? Tsaka yung O sa huli. Kuya, inidoro! Inidoro. Inidoro. Anyway, syempre, masigla na naman si Mrena at masigla na naman kayo dahil hinahanap si Mrena. Yes! Ang daming clamor! Di ba na? Ilang araw na nagbusok yung ating comment section na naghahanap kay Mrena. Anyway, naku, ito na nga, Loy, no? Oh, yes, na. Katulad nito si Richard Gomez, di ba? Oh. Ano nga issue? Dahil si Richard ay binabash. Kasi nanay, nag-post siya. Ano nga sinabi ni Richard? Sabi ni Kong Richard. Sabi, Mama Loy? Ito pala. May lakad ka? Hindi, kuya, kasi ano ba? Ngayon lang pumasok, nagmamadali pa. Gusto na matapos agad. Tapos? Ito na isabi, nasa sulat. Masa? 2 hours in EDSA traffic and counting. From Makati Ayala, nasa SM EDSA pa lang ako up to now. Eh, QC ang punta ko. 1 or 2 hours pa ba? Ilang bus lang ang gumagamit ng bus lane. Bakit hindi buksan during heavy traffic para mas lumuwag ang traffic? Tapos binash siya dyan. Eh, nag-comment nga yung mga ilang netizen na parang insensitive daw si Congressman Goma. Kasi nga, syempre, siguro na, pag binuksan kasi nga naman yung bus lane, di ba yung mga commuter ang gumagamit nun? So, correct. Dahil na pila-pila na nga yung mga bus dun eh. Kung bubuksan pa, baka nga daw sila na yung maabala. Parang ganon. Diba? So, ayun nga, parang sinabi na parang feeling privileged si Congressman Goma, dito kasi nakakaranas ng traffic, parang walang compassion sa mga commuter, ganyan. Na sinagot naman din ulit ni Kong Goma. Ito na ay ang kanyang post sa kanyang ganun. It was an opinion and my reklamo at that moment. I don't use a haggad or a mobile backup for me to go swiftly through traffic. More than that, I don't use the bus lane. I just find it silly that with so much traffic and the lane is not much utilized when it was needed during that time of traffic, sabi niya. It's all about traffic management. Take a look at the skyway. Why is it a certain times of the day or depending on the volume of traffic, they use the other side of the road for counterflow traffic? This is to alleviate the load of traffic congestion. It is the same with the bus lane. It must be utilized at certain times of the day depending on the traffic load. Well, kung yun ang pakiwari ni Goma, no?
na best solution para sa kanya. Eh, opinion niya yun. Eh, di mag-opinion din tayo, hindi ba? Mahirap kasi dito sa atin, pag nag-opinion ka, kung kontra yung opinion mo, okay lang yung kontra yun eh. Pero yung lalaitin ka sa opinion mo, di ba? Tapos pag mumukhaing kanta nga, syempre may insulto nga ang lolo mo. Di ba? Katulad ng ginagawa rin namin dito, no? Pag nag-opinion kami dito, tapos sabihin na wala kaming kwenta, palibasa, kayo eh, ganyan-ganyan, Diyos ko po. Oo. Wala lang problema kung kukontrahin nyo kami. Pero yung lalaitin nyo kami, di ba mas maganda kontrahin nyo na lang kami kaysa laitin nyo kami? Di ba? Siyempre, nag-designate talaga ng bus lane para sa mga bus. Para hindi na nga sila nakaharang dun sa mga daraanan ng mga ano private cars. Di ba? Kasi, kung mapapansin mo, wala na mga bus dun sa gitna. Ngayon, kung i-utilize nga natin yung bus lane, siyempre, ang tendency, yung bus, sandali, daanan namin yan. Kung dinaanan nyo yan, dadaan din kami sa daanan nyo. Wala na, hindi na maayos. Alam mo, ang katotohanan dito ay dapat nating tanggapin na kapag dumaan ka sa EDSA during rush hours, eh, alam nyo na ang kahihinatnan. Di ba? Hindi na tayo para magreklamo pa. Mas ma-shock tayo kung pagdating ng alas 5 hanggang alas 9, walang traffic. Ay? Oo. Doon tayo mas ma-shock. Eh, ba't naman ma-shock, kuya, kung holiday naman yun? Ha? Ano? Tanga-tanga ko. Okay sa inyo? Ha? Ako na. Di ba? Parang anyway, kung holiday siguro, pwedeng ganun. Minsan nga, holiday na talaga, nakakaloka pang traffic eh. Hindi lang naman deny sa, ano, EDSA. Ano ka ba? Kahit sa Skyway. Kahit din sa Espanya, yung pamangkin ko, umuwi ng rush ay ng UST, dumating ng Tandang Sora, 2 hours yung binyahe. Oh my God. Oo. Hindi, ito diba? Nga yung Skyway. Di ba, mahal na nga yung toll fees doon. Oo. Di ba, you buy time. Kaya yes. Ka nandun sa taas, nasa Skyway ka. Di ba, time is gold for you. Yes. Kaya, pikit mata, binabayaran mo. Yung mula pag SLEX to ano, magkano na agad yun? O 400 na, hindi ba? Pero traffic pa din, bandang Alabang. Going to Quezon Ave. See, gusto mong magreklamo, wala ka namang gagawa, hanggang reklamo ka lang. Kaya siguro, eye-opener na rin ito para sa ating government para baka naman makaisip sila ng solusyon, di ba? Siguro yung ating gobyerno dapat gumawa ng bagong scheme, di ba? Para mas lumuwag ang daloy ng trapiko. Eh, kuya, oh. Hindi ba po pwede na ano, yung may plate number ng ending 1, 2, 3, 4, eh bawal ng Monday, kuya? Maganda yung suggestion mo. So, sino naman ang babiyahin ng Tuesday? Eh, bahala na sila doon, kuya. Nag-suggest na ako, eh. Oh, okay na naman. Okay na ako doon. Siyempre, alam ko na. Tinatalinuhan mo na eh, di ba? Oo. Eh, bakit ganyan ka mag-suggest? Oo nga. Kuya, buti nga nag-suggest ako, eh. Oo, bakit naman? Eh, wala naman ang kotse. Kaya pala, alakas na mag-suggest. Ayan na, siyempre nabusit si Richard, no? Dahil meron nga isang post na parang natatangahan dun sa narrative ni Richard at sinabihan siyang gago. Kaya binalikan ni Richard, sinabihan din niyang gago. Ha? Oo. Kaya sa Facebook ni Richard Gomez, ay nag-share siya o nag-repost siya ng I am terribly sorry if you don't like my harsh honesty, but I don't like your sugar-coated bullshit either. Oh. Sa kanyang Facebook yan, ha? Sumasagot si ko, ha? Tapos sinabi rin niya, pakicheck nga kung deleted yung post ko. Pakisabi sa mga ungas na writers, tingin-tingin din kapag may time. Kasi pinagbibintangan siya na dinelete niya na yung post. Na feeling niya, oh, nagkamali si Richard. Kaya siguro niya dinelete. Pero hindi po niya dinelete. Andito pa rin sa kanyang Facebook account. Anyway, maganda rin naman na may mga ganyang diskusyon, ano? Kaya lang talaga, we really cannot please everybody. Ano man ang opinion, ang pakawalan mo, dapat ready ka sa balang ipuputok sa'yo.
Oo, dahil hindi mo talaga mapi-please lahat. Tsaka minsan may mga spur of the moment eh, di ba, Nay? Minsan nung ano natin, release natin nung ating inis, eh, mag-rant sa social media, di ba? Correct, oo. Katulad dito, Loy, no? Si Sandro Mulak ay nag-file na ng cyber libel sa NBI laban sa mga nambubuli sa kanya o nambabash sa kanya online, lalo na sa Twitter, na ngayon ay X na. Oo. At syempre, ang kanyang tita na si Angela Mula ay nag-post din sa Twitter. O ano nga sabi? Eto na yun, nasa sulat. Basa. Ang buhay ng tao ay parang gulo. Oh, wait. That's Mancharo. Ay, sorry. Hindi yan. Bain mo. Ah, Sandro pala, dinig ko Charo. Sorry. Loy! Ay! My God, daw ubos yung oras natin. Nay, ito ko. Dito. Yan. Tuloy mo. Ito na, sabi ni Angela Mula. Tukol kay Sandro, di ba? Basa. Ito, kinocall out niya yung mga accounts na ito yung mga nagsulat. Tinag niya. Ito yung mga account name. At Music Haven 888. At Milk Tea Recipes. And at naman indeed. I'm just giving the three of you a fair warning. I have submitted your account to the NBI for investigation for the harassment and online bullying you are causing my nephew. Chinek natin ngayon na yung mga accounts. Andun pa. Wala na. Does not exist na nakalagay. Ayun na. So, paano yan ngayon? Oo, kaya behave din tayo, no? Hindi ba tayo kasama dyan, kuya? Ay, hindi. Huh? Eh, sa akin nga nagsimula yan para ma-discuss at magkaroon ng Senate hearing, no? Oo, eh, syempre kung nanahinig ka po dyan, eh, di hindi na i-discuss yan. Oo, hindi na patawag yan in aid of legislation. Oo, diba? So, ayan nga, ha, warning na po yan. So, bakit dinideactivate nila yung kanilang account? So, natakot. Natakot. Naku, ang dami ko rin ganyan, Diyos ko. Pinagpapasa Diyos ko na lang sila. Or binablock mo, binablock diba? Ko. Binablock ko. Minsan, minya-white ko siya. Huh? Black and white? Oh, anyway, ayan ha. At saka, syempre, bilin din naman natin sa iba yan, no? Sa ibang mga gumagamit lang ng handle na hindi sila nagpapakilala. Sa Twitter o sa X app. Na kasi malalakas talaga loob nila eh. Ha? Na mambuli, mambash. Kasi nga, wala yung pangalan nilang totoo doon. Gumamit lang sila ng ibang pangalan. Sige nga, dapat nga, dyan sa Twitter so or sa X, dapat nagkakaroon na rin ng yung talagang mukha, talagang para legit. Eh, naku, Diyos ko. Sana tayo patungo niyan, ano? Maiba tayo, Loy. Nakakatuwa na itong si Kaloy Yudo ay pumasyal sa ABS-CBN compound. Yes! Siyempre, nakita sila ni Coco Martin noong Tuesday. Na-surpresa siya. Talaga dinala siya kay Coco at doon mo malalaman, doon mo mararamdaman kay Carlos na gustong-gusto niya si Coco. The starstruck. Siyempre, nakita natin yan sa video na pinost ni Dayan Castillejo. Yes. Eto. Para kausapin kita na bakit ka. Napanood mo yung... Opo, siyempre po. Pati yung vlog niya ni Paul, napanood ko. Ayun din ako kayong mag-bike. Salamat ah. Gusto niyo mag-set visit ko? Magsiset visit na unahan na ako. Hindi lang nga set visit, may role nga. Diba sabi tayo si set visit, makakalam, naunahan ni Coco. Thank you po. Magpapakasya po na ba?
Busy pa eh. Pag pwedeng-pwede na siya. Willing ka ba mag ano, guest sa Batang Tapoy? Yeah, guest is. Sabi ko. Pero mag-act ba, hindi ko alam. Na-surprise ka ba? Masayang surprise ba to? In-wish na sana andito si ano, Tito G. Oh, nakakatuwa naman yung dalawa, hindi ba? Oh, oh. Eh, Kuya, pero teka muna. Oh. Eh, di ba pumunta rin si Carlo Fiolo doon sa GMA? Oh. Napapicture din ba siya doon sa mga artista? Hindi. Pero kita ka ba? Hindi ko alam kasi parang meron ako nabasa na si Carlos doon nagpa-picture doon sa ABS-CBN Stars. Hmm. Sa GMA siguro. Baka nahiya. Hiya ba talaga, Kuya? O baka ayaw lang niya? Alam mo, mahadera ka. Nag-guest ka pa naman sa Family Feud. Oo nga. Kakakuha mo pa lang ng prize. Sampaling ko to si Brenda. Ang yaman ni Brenda ngayon. Oh. Magpapautang na naman siya. Oh, tapos magrarant na naman pag hindi nabayaran. Ha? Para kasi OG Diaz. Ha? Ay, hindi. Baka nahiya naman na si Carlos. Oo. Oh. Oh. Ito kasi talaga mukhang idol niya si Coco eh. Alam mo, sabi nga niya, di ba pwede siyang lumabas sa Batang Quiapo. Kaya lang ang okay kay Carlos, pero hindi raw siya marunong umarte. Naku, Carlos. Ha, ang OG Diaz acting workshop na ang bahala dyan. Oh. Lifetime unlimited. Wow! Acting workshop mula sa OG Diaz. Acting workshop yan. Oo. Yes. Diba? Matuto ka lang umarte. Diba? Oo. Gusto nga doon mag-set visit, diba? Narinig oo, ka, diba? Nakakatuwa. Tapos sana diba? Doon nandyan din si David. Oo. O, si talaga nanonood siya. Oo, Diyos. Tapos magkakaroon sila ng ano, no? Fight si ni Coco. Ha? Tapos alam mo, nahilo si Coco. Bakit? Oo. Na duling-duling si Coco. Bakit? Sa fight scene. Oh, bakit naman? Eh, syempre. Hindi niya alam, nasa ng kalaban niya, talon ng talon. Ha? Di ba? Doon na pala sa likod. Tapos ang ganyan po si Coco. Andito ko. Tapos sa talonan mo, nasa harap niya. Di ba? Ang saya siguro noon. Oo, di ba? Nakakaloka. Kaya baka pwede din naman siya na itumatangling. Papunta doon sa, ano, butik namin ni Josa. Dahil kailangan niya ng suit. Ano ba nagsasuggest na naman kayo mag-guess kayo ni Josa? Hindi, naisip ko lang. Kasi syempre, di ba? Pero alam mo yun, Loy, buong Pilipinas at ang mga Pilipino ay proud na proud kay Carlos Yulo. Despite the fact na merong happenings sa kanilang pamilya, yes, di ba? Oo. And speaking of proud na proud tayo, abay yes. Proud din tayo, no? Kasi alam mo, Loy, parang nilalait yung mga artista pag nasa politics. Parang mag-artista na lang kayo, huwag na kayo mag-politics. Mm-hmm. Oh, ito. Pinatunay ni EJ Falcon at ni Jong Hilario yes. Na hanggat nabubuhay ay hindi natatapos ang pag-aaral mm-hmm. at ang pagkatuto. Mm-hmm. Oh, dahil ano nga bang balita? Ito na nga, Nay. Dahil nga itong si Counselor Jong Hilario ay nagtapos ng kanyang master's degree in public administration with highest merits from World City Colleges. Ito namang si Vice Governor ng Mindoro na si EJ Falcon ay nagtapos naman na ng Bachelor of Arts in Political Science major in Local Government Administration mula sa University of Makati. Oh! Nakakatawa nga yung sinabi niya na nung nagtrabaho doon siya, sabi ni EJ, nawala na sa isip niya yung pag-aaral kasi nga kailangan niya ng kumayod. Pero nung naging public servant siya, parang na mayagpag na naman yung kanyang desire na magtapos. Kasi para sa kanyang mga constituents. Kasi nga, di ba madalas na yung nagiging argumento sa mga artista na hindi tapos ng pag-aaral, tapos magsisilbi. Eh, hindi lang ng mga artista yung minsan hindi tapos sa pag-aaral. Ako nga, hindi naman din tapos. Mm-hmm. First year college, first sem lang ako. Yes. Sa PUP. Pero tapos kita ba the rest, naman? Oh, nag-aral na ako sa National Bookstore. Diba? Oh. The Bookstore Plus, where the only thing less is the price. Wow! Memorize mo ha? Mukhang talagang dun ka tumambay. Oo, syempre, buklat ako ng wala kang pera, di buklat ka ng buklat ng libro doon. Diba? Oh, para matuto lang ako. Mm-hmm. Diba? So, ginagawa lahat ng paraan at diskarte para mm-hmm. mabuhay, para umunlad. At para matuto yes. sa buhay, di ba? Diba? So ako, sobra akong proud kay EJ at kay Jong Hilario. Kasi nga, Loy, mataas pa rin naman ang kanilang pangarap sa pagkakaroon ng posisyon. Hindi natin alam, baka si EJ Falcon, tumakbong governor ng Oriental Mindoro. Mm-hmm. Si Jong Hilario, baka tumakbong vice mayor ng Makati. Oh.
Diba? Eh, yun ang maganda naman, eh, at least yung ini-equip nila yung kanilang sarili. Correct. At yung kanilang mind ng kaalaman doon sa larangan kung nasaan sila ngayon at nais pa nilang tahakin, di ba, Nay? Katulad nitong Beanie, ba? Sold out na ang 2-night concert sa Araneta Coliseum. In 3 hours. Nakakaloka, hindi ba? Oo, ayan, oh. Imbis na magkaroon ng August 31 na selling ng tickets, aba, wala na po, sarado na. Oo, sabi dito, no? Itong sinabi. Ay, Nay! Phone ko yan! Kala ko na mali ako. So, tama pala yun. Hindi rin! Pahina yung ginaganon. Okay. Sabi nga ng ABS-CBN News, no? August 30. Mm-hmm. Tickets for Beanie's Grand Beanieverse on November 16 and 17 are officially sold out. According to Star Music, general public selling for Ticketnet online and outlets on August 31 will not push through as all tickets have been sold out. All tickets were sold within 3 hours. Grabe, no? Nakakaloka ang Beanieverse, no? Ang taray naman, ba't naman ubos na? Parang ngayon tayo nakakarinig ng mga ganyang balita, no, na 3 hours, 2 nights concert, ubos lahat ticket? Oo, eh yun yung 1 night, tapos 3 hours, magdududahan mo pa eh. Hmm. O ito, 2 nights, no? At in 3 hours, sold out ang tickets. Bunga, kuya, no? In 3 hours, sold out ang ticket? Oo. Grabe, biro mo yun? Oh. Sold out lahat ng tickets in 3 hours. Ay, grabe. Pagka ganyan-ganyan, ano, talaga masosold out ang tickets in 3 hours. Hmm. Ba't nakaulitan yung ulit? Amazing eh! Amazing! Sinabi mo ba yung kanina? Sinabi mo. Oh, ganun ka-amazing, di ba? Oo, di ba? Natutulala tayong lahat. Pero alam mo, sa totoo lang, ano, hindi imposible ito. Mm. Dahil napakalakas talaga ng Beanie. Totoo. Eto, no, feeling ko lang to, no. Oh. Ano yun, kuya, no? Iniis ka, oh. Ngayon na lang pumasok na gusto mo yung lipstick mo, maging dugo talaga. Ay! Ano yun, kuya? Ganun pa din! Ayawan na nga. Eh, ito na nga. Alam mo, feeling ko, Loy, no? Oo. Ano, huwag ka na kumontra, no? Oo. Hindi. Alam mo, talaga yung mga blooms, no? Oo. Yung mga legit na fans ng Beanie. Wala man bilihan yan. Oo. Kasabay niyan, siyempre, no, hindi mo rin maalis na yung mga scalpers, nakatunog sila na malakas ang Beanie. Kaya kahit sila, bumibili rin ng tickets yan. O yung iba na, ginagawa rin negosyo kasi nire-resell din nila at nire-resell higher price. Nire-resell nila, oo. Pwedeng 20 to 25 to 30% yung increase ng ticket na ibebenta nila. Mm-hmm. Oo. Sabi, pero pagka ganito, no, 2-3 hours, sold out agad ang tickets in for 2 nights, ha? Nakaloloka, yeah, hindi ba? Eh, Nay, biro mo, November 16 and 17 pa yan. Oo. September 1 pa lang ngayon. Oo. Tingin mo kayo, magkaka-day 3 and 4 pa yan. Naku, Mama Loy, mukhang nagdilang anghel ka. Ito na nga, surprise blooms, sabi ng ABS-CBN News, dahil nagkaroon ng third day ang highly anticipated Grand Beanieverse of Nation's girl group, Beanie. Ito na nga, in-announce na ang ticket selling ngayong Sunday, September 1, 5 p.m. both online and on-ground ticket net. Ayan ha. Kasi nga, maraming umihirit na magkaroon ng third day. O ayan na. Kaso nga lang, marami rin na nagre-reklamo. Bakit daw hindi pinagpapahinga ang Beanie? Bakit daw kailangan pagurin ang Beanie? At marami pang comments. Ayan o, kitang-kita. O kayo nang bumasa, baka ako na naman ang mock-out. Basta ang importante, magandang problema ito. It's a very good problem sa Beanie. Hayaan nyo na, strike while the iron is hot, ika nga. Pero, huwag din pababayaan ng Beanie ang kanilang mga sarili, ha? Pag nasasaktan na sila, edi aray lang sila, ganun lang yon. Congratulations, yes, sa Beanieverse. Yan, ha? At sana ituloy-tuloy na yan, ano? At sana ay ang ating mga paa ay nananatili sa lupa, nakatapak. Mm-hmm. Oh, ayan naman ang lagi natin bilhin sa mga artista, lalo na pag sumisikat, hindi ba? Yes. Yung iba kasi na artista, talagang akala nila parang hindi na matatapos ang kanilang karir sa kanilang kasikatan. Okay. Oh,
pero Diyos ko po, alagaan kasi pinaghirapan niyo yan. Yes. Magbabalik po ang napa. Uy! What you do is show this update! Parang si Estelle yan, ano? Bakit? Sikat na sikat si Estelle, no? Oo, kasi parang kinu-question ang kanyang pagkalalaki. Oo? Kinu-question ang kanyang gender. Hanggang ngayon? Oo, hanggang bukas yan. Ha? Ayaw tumigil? Plus, nakakaloka. Ganyan, pasensya na kayo, ganyan talaga. Pag sumisikat talaga, ang isang personalidad, talagang gagawan ng ibang angulo ng mga tao. Yes. Lalo na pag yung iba parang bakit ganun kasikat, ano bang pwede nating isira dito? Talaga, buti nga ang ganda ng sagot ni Estelle, ha? Oo nga. Na kung bading man siya, ano ngayon? Anong masama? Sabi. Tama. Diba? Ano ba? Nabawasan ba pagkataon yun? Tama. Alam mo, ganda yung sagot ni Estelle. Okay ang ganyan. Yes. But ako talaga, waechos ha. Ang tagal-tagal ko na rito sa industriyang ito, no? Never kinwestiyon ang gender ko. Totoo ba? May nabalitaan kayo? Kahit i-Google niya yan, walang lalabas dyan. Kasi yung mga tao, naniniwala sila na talagang ganito lang ako mag-project. O parang ano yung character lang ni OG yan, nabading siya. Nadala lang sa tunay na buhay kasi nag-click. Ganyan. So, hindi ka ba din? Nasanay na lang. Ha? Nakakanta. Gusto mo yung nasanay na lang. Hindi kasi, alam mo, nung una talaga, nung mga early 90s, sobra akong nahihirapan. Bakit? Na parang syempre, nag-ano pa rin yung utak ko, happy pa rin. Ano ba, pupo-project ba ako ng straight ako? Pero parang mas nagustuhan ng mga tao na malambot ako eh. Ha? Siguro, tuloy-tuloy ko na lang. Ganon. Ganon? Kaya? Ganon! Kasi yung unang labas mo palang sa Home Along the Realest, yung first movie mo. Bading ka na, Huwag yun ang pakito yun, please. Makaloka. Diba, That was my first movie. Si Tito Dolphy ang ka-eksena ko. Diba? Tapos niyan, Marikrisyoson. At tapos niyan, yung May Minama. Ako nga kumanta ng theme song na yun. Ng May Minamahal? Yes. Paano? May minamahal, bawat tao'y may damdamin. May minamahal, tulad mo at tulad ko, nakadama isa't isa. Diba? Diba, Haji, kung ang tanong, hindi naman OG. Sounds like... Ha? Akala ko si Lou Veloso yung kumakanta. Wala kang ebidensya, Loy. Oo, ha? Hindi, Loy. Wala kang ebidensya, Timbing. Alam mo yan. Meron, Loy. Ay, nako. Kung ako sa'yo, magpunta ka dun sa bahay nyo, kay Rigor. Alam mo yan si Rigor kung ano-ano ginagawa kay Tanggol. Kung anong mga paninirang ginagawa niya. Kahit yan si Marites, ha? Grabe, dumadapo ang kamay ni Rigor sa mukha ni Marites. Sinasaktan niya ang anak mo, Tindeng. Oo nga sumulat yan. Dear Charo, itago mo na lang ako sa pangalang Noy. Uy, ako sumulat? Ikaw ba? And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga linggo. Hindi po kasi mamalaw yung mga nanonood sa akin. Hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. Click yung subscribe button na nandun sa iba ba. At kung naibigay po yung ating episode niya at meron kayong komento sa lahat na aming chika, comment below, click the like button. Huwag kalimutan yung click ang notification bell. Dahil pag in-click nyo yan, kayong unang-unang ma-notify na meron kaming latest update, no? At syempre, pang kanya-kanya naming channel. Yes, sana manadad mag-subscribe po kayo sa channel ko. That's Mamaloy, M-A-M-A-L-O-I. At mag-follow na rin po kayo sa aking other social media accounts.
sa TikTok, sa Instagram, at saka po sa Facebook. Ayan. Nice, maraming magpasalamat, of course, kay Dr. JC Solis ng Gorgeous Smile Dental Clinic para sa aming gorgeous na ngiti, ang Envy Skin Beauty and Wellness Center para sa aming skin, face, body, and wellness. Naku, ayan po, yung mga drips po nila, tsaka yung mga facial nila. Very affordable po. Nagsimula lang sa 1,000 plus. Di ba, Nay? Oo. Tapos ayan, no, kita mo, yung mga ginagawa. Yung mga treatment sa amin, yung ginawa sa akin ngayon yung nakarang araw na, yung ano, yung parang tinatahi yung mukha natin pero wala namang karayo. Yung Envy Infinity. Ay, yung Infinity diba? Bongga yan. Oo, ang ganda, no? Tinan mo, oh, yung mga pores ko. Oh, hindi diba? Mo na makita mga pores ko. Yes. Oh, oh, oh. Ito mga pores, oo. Oh, oh. Ito mga fives. Ito yung mga six. Ay, asa yung threes? Ito. Ah! Thank you, Andy! At nasa libatin si Tita Gang of Highland Valley Resort! Kung nais niyo po mag-outing sa Pantabangan 11 siya po sila! Ayan, Rena! Hello mga ka-update! Na-follow naman ko ng aking every page! At I'm Rena po, M-R-E-N-A! Yes! Thank you kay Dok! Jelly Patigap is Microagent and Ideal Vision. Yes, yes. Dr. Jessica T. At siyempre pa, akin pong panayam kay Jay Costura, ang isang tinagurian sa social media bilang si Nostradamus. Wow. Ng social media. May mga hula siya, no, sa ating mga artista, no. Meron nga siyang mga malulungkot na hula din sa mga artista. Merong isang young actor daw, aba, mag-iingat daw, then may magkapapanggap na nabuntis niya. Oh? Oo. Tapos yung health naman ng isang artista din, medyo kinakabahan siya. Tapos kung si Katrin at si Alden daw, ay no. Diyos ko, basta lahat yan. Kim Chu and Paolo Avellino. Nakikita ko na yung tambalan nila is mauuwi talaga sa... So magiging sila? Si Gerald Anderson at saka si Julia Barreto. This year or next year, baka may tinatawag na... Alden Richards at Katrin Bernard. Sa nakikita ko sa dalawa, parang magiging off ang tambalan nila. Anong off? Daniel Pardilla is out of the way. Medyo tatamaan siya ng anxiety. Dahil sa... Joshua Garcia. Sa nakikita ko, mag-ingat-ingat siya. Chris Aquino. Hindi siya natatakot mamatay. Kung mawala man siya. Sa Bini naman, mabilis mag-disband yan. Ma-overcook ang mga bata. SB19. Sa nakikita ko, may aamin sa kanila na hindi straight. Coco Martin. Huwag mong pakialaman ang buhay niya. Sara Geronimo and Mateo Gidichel. Huwag na tayong ma-surprise kung bago matapos ang taon na to or pagpasok ng taon na to ay magsasabi si Sara na... Si Vice Ganda sa nararamdaman ko is that hindi talaga siya okay emotionally. Madalas ang pagkahilo ni Vice. Willie Revillame. Madami na rin nararamdaman sa katawan si Willie. At syempre pa, huwag niyo kalilimutan sa September 6 po, ang repeat show ng J-Heart Music and the Antidote Band. Yan po sa District 1. Ito po yung mga number, ha? Oo. 1,000 lamang po ang ticket. Oo, September 6 at 9 p.m. po, ha? Yeah. Syempre, District 1 na rin pinag-usapan natin. September 13, si Marisa Sanchez. Oo. Tsaka si Jean Karen. Oo, yes. Yung kaboses ni Karen Carpenter. Oo, na laging na de-demonetize. Oo, kasi akala nila, nililip-sync lang ni Jean Karen si Karen Carpenter. Sobra ka kasing katunog. Oh, when I was young, I'm listening to the radio. Matanong siya. Eh, pag ganyan, hindi yan madedemonetize. Alam mo sa mga. Hindi, kasi very distinct. Diba? Very distinct. Very OGD yan. Sa September 30 naman. Yan, ha? Ayan, 1,000 din naman ang ticket siya. Yes. Ayan po ang number. Magpa-reserve na kayo kasi hindi maka-count yung table. Diba? Pag wala kayong reservation. Mm-hmm. At syempre pa, ito pa rin po yung lingkod. Papaosin OGD. Na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na tuwing gigising po tayo itong umaga, huwag na huwag po tayong makakalimot, ha?
magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay-sabing, every gising is a blessing! At ano pa nga ba ang lagi niyong hinihirit sa amin? Ay! Ichika mo na! Dali! Pero pinatatawa ng kalagi ni Marina. Wala kang ebidensya, Marina. Ha? Ako, ever since, kung ano lang yung gusto na makita, marinig, at mapanood sa akin ng mga tao, yun ang binibigay ko. Oo. Nungusin lang na ganito ako kalambot. Di ba? Kaboses ko si Noy. Okay lang. Kasi gusto nila yon. Pero pag nandito na ako sa bahay, barako. Ha? Barako. Barako ka dito? Hindi, barako yung iniinom ko. Kasi kailangan ko ng kape.